I mean, that's really important, you know, for a woman to be conscious pagdating sa mga ganong klaseng aspect ng buhay, especially pagdating ng panahon na magkakapamilya siya. Gano'ng importante for you, for a girl, na maging madiskarte when it comes to shopping or when it comes to girls? Siguro kasi sa pagiging, I'll take this jargon from kaming mga gamers, we call it the endgame. Kasi yung endgame, para sa buhay natin siguro, the endgame is having a family. Parang doon tayo pupunta lahat, di ba, eventually. So I mean, for a girl, since well, we call them homemakers, sila talaga yung magiging chief eh. Sila yung magiging pilot, kumbaga sila yung bahala sa expenses, sa pag-aalaga sa mga anak, sa, you know, budgeting, etc. So, especially ngayon, na grabe, sobrang mahal ng gas, daming nangyayari around us, meron tayong, I don't know, should I say economic crisis in a way? Kasi domino effect naman yan eh, pag magtaas ang gas, taas lahat. So, especially dun sa mga working class families, napaka-importante ng budgeting and being wise pagdating sa, you know, pag-sustain ng livelihood, especially pagpunta sa grocery, ipiliin mo yung sulit pero hindi ganun kamahal, and yet magagamit mo siya ng matagal, especially when it comes to yung mga gamit sa bahay, gamit sa paglalaba, etc., etc. Yun yung mga pagtitipid na yan, kailangan natin yan i-take into consideration because, you know, tumataas lahat ng bilingin ngayon, and siyempre, sana kung tumataas yung bilingin, tumataas din yung sweldo natin, di ba? So, that's really important, you know, for a woman to be conscious pagdating sa mga ganong klaseng aspect ng buhay, especially pagdating ng panahon na magkakapamilya siya. So yan, alam na natin, pag naghanap si Aldo ng girlfriend, yun talaga yung ano, hinahanap niya sa isang babae. Yun ang endgame. Endgame. And yung last question ko naman, paano nagbago yung diskarte ng isang Alan Richards sa pag-shopping o sa pag-grocery shopping before and now? Parang wala pa rin, Albert, sa totoo lang. Kasi siguro that's the thing about when you parang lalumaki ka na hindi ka privileged. Because I was not privileged growing up. Hindi kami mayaman. So I think, sabi nga kasi, di ba, when you're given more, you don't raise your standard of living, but you raise your standard of giving. So, andun lang ako palagi. Kaya walang nagbago pagdating sa mga expenditures natin dyan sa pagitan. Yun talaga yung gusto natin kay Aldo, napaka-humble. At saka talagang we still maintain yung lifestyle mo, even yung katulad ng dati. Hindi, kumbaga hindi nagbago. Yes po. Thank you, congrats, Aldo. Let's go, Chicanes! Thank you so much. Yes, we have another question here. Hi, Aldo. Nico from Fem Coffee. Of course! Ayan, so you mentioned na you're living independently and pagbigay ka na rin ng mga wise tips when it comes to grocery. Sa pag-budget naman ng mga expenses mo sa bahay, paano ka ngayon? Siyempre, iba yung setup mo today dahil solo ka. So budgeting tayo, no? Yeah. Well, basically kasi yung tinuturo sa atin is like, I don't know, correct me if I'm wrong, parang your salary is considered the whole of the pie. It's 100%. So, parang nasa sayo kasi yun eh. You cut certain percentages and then you allot those percentages towards a certain expense or savings. Ako kasi, nung nagkaroon ako ng chance magkaroon ng unang sweldo sa GMA, binabanko ko talaga siya lahat. As in, 100% of my earnings goes to the bank. Siyempre, that time, hindi pa ako masyadong marunong mag-invest na eh. So, feeling ko, kung nilalagay ko lang siya sa bank, okay yun, kasi considered ipon yun. And then, kapag nagkakaroon ng mga certain gastos, dun lang ako kumukuha. Pero ngayon kasi, because of everything that I've learned so far, when it comes to budgeting and, you know, taking care of money, hard-earned money, hindi lang kasi yung pag-iipon ang importante. You let your money work for you. Hindi mo lang siya itatabi sa banko. Kasi parang hindi naman, because your money will be beaten by inflation eventually pag hindi siya gumagalaw. Doesn't really matter how much percentage your money earns outside of the bank. As long as it earns,
Kasi yung inflation tumataas eh. So pag nandun lang yung pera mo sa banko, nawawalan siya ng value over time. So for me, now, I take it to a point na kapag meron akong extra funds sa banko or sa savings, diretso siya ng investments. Either money investments, kung ano man gusto ng investments. Basta make sure before getting into something, you know, having more knowledge is better than having a lot of money. Kasi pag marami kang pera, tapos wala kang alam, eventually your money will be drowned, parang go down the drain. Because naniniwala ka lang sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo na, okay, mag-invest dito, invest ka dito, invest ka dito. As opposed to, kahit wala kang pera, pero you have the knowledge, money will follow you. So yun yun, mas okay na mas marami na lang. This is a random question. Since you mentioned growing up na nagpupunta ka sa mga mall, na-experience mo rin bang mawala sa mall nung bata ka? Basic yan. Kasi, siyempre no, nung araw, sa probinsya kasi kami, sa Laguna eh. So, yan isa yung watermark sa mga pinaka pinupuntaan ng mga kababayan ko doon when I was growing up there. So, siyempre, especially on weekends, that's the free time ng parents. Nawawala tayo, mga sir. Nawawala tayo sa mall. So, pag ganun, buti na-orient naman tayo ng mga magulang natin. Kapag nawala ka sa mall, diretso ka agad sa, no? Sa security or sa sales lady para ma-announce nila sa PA system. Siyempre, hindi mo pa alam yung PA. Pero doon saan ka daw magpupunta? Saan ka pupunta? Doon po. Sa security guard. Tapos iiyak ka ng doon. Bakit ka nahiwalay sa mga kasama mo yung time na yun? Maligali kasi ako growing up eh. And nasabi ko yun sa mga documentaries ko na nagawa before kung gaano ako kalikot. So to the point na yun, isa yun sa mga effects ng pagiging sutil.